So what's up mga kapatid, ayan nandito na naman tayo sa panibagong tutorial. Maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta sa aking channel, sa patuloy na nagsusubscribe, maraming salamat sa inyo. Pasensya na nga pala kung ngayon lang uli ako nakapag-upload na naman. Kasi ang dami nating ginagawa, hindi ko agad masingit yung mga vlog natin. So ayan, kung makakita nyo, iba-ibang motor yung nakapila sa atin ngayon. Itong Kim ko naman, ito yung ayaw mag-start at kailangan pagganahin yung post-start. Ayan, dinala sa atin to. Kaya hindi agad tayo nakakapag-upload dahil sa ang dami natin ginagawa. Laging mabilisan yung trabaho natin. So ayan, ito tapos na tong Kim ko na to. Nagawa natin to, napandaro natin at syempre napagana natin yung post-start nito. So ayan. At ito namang isa pa dito, yung TMX 155. Nagpalit tayo ng clutch lining. So ayan, ito yung TMX 155 na pilitan natin ng clutch lining. Bali dalawa to at saka yan pa, marami pang nakapila. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is Shogun Pro. Ayan, ang problema nito ay ayaw bumalik yung kickstarter. Ibig sabihin sira yung kickstarter spring natin o return spring. So ayan, makikita nyo nakatali na siya. So ang spring nito is nasa gitna ng crankcase natin. So kailangan natin baklasin tong makina para mapalitan natin ng spring. So ayan, tara samahan nyo ko. So bago ang lahat, intro muna tayo at huwag nyong kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell at kalimbangin yung all para ma-notify kayo sa tuwing may bago ko upload na video. So ayan, nakababa na yung makina natin, kakalasin na natin to. So ayan, ang pagkalas naman depende sa inyo kung ano yung uunahin nyo. Ayan, ito sa akin, ayan, ganito yung pagkalas ko. Panoorin nyo na lang. Pagalin mo natin tong kickstarter. Sunod natin tong ano natin, shifting pedal. At susunod agad natin dito sa cylinder head, yung apat na tornilyo natin dito. Ayan, tatanggalin lang natin to. At syempre dito sa may timing sprocket. Ganun lang. So ayan, natanggalan natin yung takip, tatanggalin na natin yung tornilyo ng timing sprocket natin. Ayan, ito naman is alin lang to, 5 yung tornilyo dito. So ayan, syempre para makalas natin ng maayos yung ano, maluwag, kalasin natin tong tensioner natin. Ayan. So ayan, tanggalin yung tensioner natin. Matatanggalan natin ng maluwag yung timing sprocket natin. Ayan, tanggalin yung timing sprocket natin. At syempre itong dalawang tornilyo na nagkoconnect sa cylinder head natin hanggang crankcase natin. So ayan, tanggal na. Pwede nating hilahin yung cylinder head natin. At isusunod na natin tong cylinder block natin. So ayan, ganun lang kadali. At syempre, tatanggalin natin yung piston para kung sakali man na magluwag tayo ng tornilyo sa magneto or clutch, hindi siya nadadamage. So ayan, tanggal na yung ating piston. At susunod natin tong crankcase natin sa may clutch side o clutch side cover. So ayan, yung tornilyo nito paikot, tatanggalin lang din natin. So ayan, at iaangat na natin to, or kung medyo matigas, kumuha kayo ng rubber mallet, palo nyo na kaunti para umangat. So ito na nga yung loob ng ano natin, ng crankcase or clutch cover natin. So ayan, tatanggalin natin tong clutch housing natin. Makikita nyo may tornilyo yan sa ilalim ng bearing. Ito, tatanggalin din natin yan. So ito naman sa may crankshaft natin, sa pinion gear, pwede nyo tong ditanggalin. Ito tatanggalin ko para makita nyo kasi may ano to, may spring. Ayan, may spring yan sa may ilalim ng washer natin.
So ayan, pwede nyo yan ditanggalin. E ito nga, ibabalik natin mamaya yung turulyon ito. So ayan, iangat na natin tong latch housing assembly natin. At siyempre kasama na yun natin. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo na spring. So kailangan ibalik natin yung washer dyan, para pag nagtanggal tayo is hindi siya malalagyan yung mga spring natin. At isunod na natin dito yung shifting shaft natin. So ayan, tatanggalin lang natin yung tornilyo ng ating round na may butas, para matanggal natin yung shifting shaft natin. So ayan, iangat lang natin yan. So pag natanggal na yon, iangat na rin natin yung shifting shaft natin. So ayan, so mapapansin nyo yung shifting shaft nito is nahihiwalay mismo yung shifting arm kaysa sa ibang motor na buo talaga siya. At syempre yung washer, para hindi nagkakalat-galat yung pisan nyo, hindi kayo nahihirapan pag buo. So pagsama-samahin nyo ng maayos yung mga tinanggal nyo. So ayan, ganun din sa magneto natin. Tatanggalin lang natin yung tornilyo natin. Siyempre iangat. So ito na nga yung magneto natin. At tatanggalin din natin yung nut nitong magneto natin. So para malinis natin ng ayos, kasi binaklas na natin. Kahit din natin mapuputi yung labas, basta yung loob is malinis natin. Ayan, kailangan natin dito ng puller. Ang puller na to is pwede sa Wave 1 to 5, pwede sa Soapy. So itong sa may oil filter natin, kailangan pa natin itong kalasin, kasi meron pa itong tornilyo sa ilalim ng filter natin. So kaya kailangan baklasin natin to. So ayan, tatanggalin natin yung tatlong tornilyo nito. Ayan, tatanggalin natin yung filter nito. Ayan, kung makikita yung tornilyo sa ilalim, kailangan tanggalin natin yan para paghiwalay natin yung center crankcase natin. Ayan, tatanggalin lang din natin paikot yung mga tornilyo natin. So ayan, ganun lang. So pag natanggal na yung tornilyo natin sa paikot ng center crankcase natin, siguraduhin nyo na wala nang naiwang tornilyo bago nyo paghiwalayin. Kasi mahirapan kayo, hindi nyo matatanggal pag may naiwang kayong tornilyo, hindi pa nababaklas. Ayan, kailangan nyo ng rubber mallet dito para mapaghiwalay yung crankcase. Ayan, dahan-dahan lang yung pagbaklas nito para yung mga transmission natin is hindi naghihiwa-hiwalay. So ayan, kung makikita nyo, baklas na yung ating center crankcase. At ito na yung spring natin na papalitan. So ayan, ganun lang siya kasimpleng baklasin. Ayan, paghihiwalayin nyo yung transmission, kailangan unahin yung tanggalin yung ano natin, yung shifting, yung shaft ng shifting fork. So ayan, ang ganda pa ng gear nito. Bagong-bago pa. So ayan, yung mga washer natin is kailangan nyo, kung sa inyo yan nakita, halimbawa bago ko pa lang kayong pagbaklas ng makina, ilagay nyo agad kung saan yung nakalagay sa transmission, para pagbalik is hindi kayo nahihirapan. So ayan, tanggalin na natin ito natin, medyo matigas yung ano natin, kaya tanggalin natin itong buo natin na kickshaft assembly. So ayan,
So ayan na, tanggal na, at ito na rin yung spring natin na putol. So ayan, ito na yung pyesa na binaklas natin, medyo malinis na siya. Nalinisan natin, bubuhayin natin to, pero sa part 2 ng video natin kasi medyo mahaba na. Ayan, abangan nyo to.